Hello po, God bless all po sa ating lahat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share o pindutin ang notification bell, yung all po, para lagi po kayong update sa mga ginagamot niya po Andy. At sa mga kahadkulang, barang, exorcist o anumang mga sinasaniban at yung mga hinihilot po, para lagi po kayong update. At God bless all po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyong mga nanonood. God bless all po sa inyong pamilya. Palain nawa kayo ng Panginoon Kristo. To, alam mo ba yon? Hindi. Di ba hindi? Hindi. Dinilat mo na ang kanyang mga mata, di ba? Tapos pinipilit mong idilat yung mga mata mo, nasisilaw ka sa liwanag. Kasi nandiyan pa sa salob ng katawan mo. Walang makakatingin sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos kung itong taong ito ay nagdarasal sa kasamaan. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. O anumang nilalang ka, inuutos ang kita sa pangalan ng aking ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ano? Makikipag-usap ka, hindi? Sa pangalan ng Ama. Ano? Tao ka, hindi? Tao ka, hindi? Sa pangalan ni Jesus. Tao ka, hindi? Tao ka. Babae ka, lalaki. Amen. Babae ka, lalaki. Babae ka, lalaki. Babae ka. Anong kinagagalit mo sa taong ito? Christian po. Anong kinagagalit mo kay Christian? May gusto ka ba sa kanya? Sa pangalan ni Jesus, may gusto ka ba sa kanya? Eh bakit nasa loob ka ng katawan niya? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. O sige ba, makikipag-usap ka hindi? Bibigyan kita ng pagkakataon bilang instrumento ng Panginoon Jesus Christ na baka sabi mo masyado kung brutal sa iyo. Babae ka, lalaki. Babae ka, lalaki. Babae ka, lalaki. Ipapako muna kita dyan. Ipapako kita para hindi ka makapalag. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, ilawan niyo ulit ang aking kamay, Panginoong Jesus Amang Nazareno. Bibigyan niyo po ako ng kapangyarihan na makakaluso ng mga masasamang espiritu sa loob ng katawan ng taong to. Amen. No. Ano? Ibaba mo yung pabo. Sa pangalan ng Ama. Ano? Kakalas ka hindi? Tanggalin mo yung sakit na nilagay mo. Tao ka hindi? Ayaw mo. Ha? Tao ka hindi? Sa pangalan ng Ama. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Sagutin mo yung tanong ko. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Ayaw mo talaga magsalita. Okay, kalasin mo. Pagbibigyan kita. Kalas! Sa pangalan ng Ama. Kalas. Ayaw mo talaga, ha? Ara! Okay. Okay. Alasin mo! Lahat! Tanggalin mo lahat yung sakit niya. Linisin mo! Magnetiko, tinatawag niya muna kita saglit lang. Pasintabi lang sa'yo. Panginoong Jesus Amang Nazareno, pasintabi nga lang po, tinatawag ko si Rafael. Ipakita niyo po nga sa akin, mga mata, kung sino ba talaga nila, kung anong mang nilalang na sa loob ng katawan ng taong ito. Kalas! Ubusin mo. Tanggal. Lahat. Buong katawan. Linisin mo. Uling tanong, isang sagot lang ang gusto ko. Kilala mo ba si Kristo? Opo. May takot ka sa kanya. Babae ka, lalaki. Babae ka, las. Kung babae ka. Tao ka, hindi. Tao ka, hindi. Tao ka, hindi. Kung babae ka. Dalawa lang ang sasagot mo. Tao ka, hindi. Tao. Tao, sige. Kalas. Ubos. Tao ka. Kung tao ka, nilalang ka. Ikaw ba ang nagkukulam nito o pinautusan mo lang to? Inukulam mo ba siya o dinadasala mo? Dinadasala mo. Ubusin mo lahat yan. Bakit mo dinadasalan si Jonathan? Anong dahilan? Christian po. Ay, Christian pala. Sorry. Kanina lang kausap ko, may taong kausap. Bakit mo dinadasalan si Christian? Bakit niya mo dinadasalan? Nainggit po ako, nainggit. Nainggit ka sa kanya? Sige, bakit ka naman nainggit? Ay, mahirap ba ito sa taga?
Lahat tayo ay mahal ng Diyos kahit mahirap lang tayo, tanda mo. Anong dahilan? Bakit bigyan mo ko ng magandang dahilan? Bakit ka nainggit sa kanya? Galing pa to ng tarla! Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit? Bakit? Ayaw mo pa rin talaga? Pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Bibigyan kita. Isa, dalawa, tatlo, sa pangalan ng mga ama, ng anak, at Espiritu Santo. Amen. Ano? Sasagutin mo yung tanong ko, hindi? Huwag ka na magling lang. Kalas! Ipikit mo yung mga mata niya. Huwag mong idami ang kanyang utak. Kalas, ubos. Mamamatay ka dyan sa loob ng katawan niya pag nagsinungaling ka pa. Uling tanong, isang sagot lang to. Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit ka nainggit? Makikipag-usap ka, hindi? Pipilipitin kita dyan, babae. Isa. Huwag mo ako. Huwag mo kong linglangin. Ipikit mo ang mata mo. Mamaliblag yung katawan ko. Kalasin mo! Ikaw, babae, hindi ka na makakalis dyan. Basta-basta na ganun kabilis. Huwag mo kong linglangin. Kung nalilinglang mo ibang manggagamot, ako hindi mo malilinglang. Kahit gamitin mo pang utak at isip-isip nito, hindi ka rin, hindi basta-basta ito iinip yung stick kung wala ka dyan sa loob ng katawan niya. Ikaw ba, isa ka talagang ingot, ha? Huwag mo na akong linglangin. Nagsabi ka na ng totoo, babae ka, naingit ka sa kanya, wala ka pakialam kung may gusto ka sa kanya, alisin mong ingit at galit mo sa kanya. Kalas, ubos, lahat. Lahat! Ipikit mo yung mga mata mo! At ipikit mo yung mga mata niya. Pag hindi mo pinikit yan, maniwala ka sa akin, lulupay-pay ka dyan sa loob ng katawan niya. Anong dahilan? Makikipag-usap ka sa espiritual ng Panginoon Kristo o sasaktan kita sa loob ng katawan niyan? Anong dahilan kung bakit ka nainggit? Anong dahilan kung bakit ka nainggit? Sagutin mo ako, babae! Anong dahilan? Kasi malaki siya, lagi siya nagtatrabaho. Lagi siya nagtatrabaho? Makikipag-usap ka hindi? Makikipag-usap ka hindi? O sige, makikipag-usap ka. Huwag kang tatakas niyan dahil hindi ka rin naman makatakas. Pinako na kita sa loob ng katawang kaluluwa niya. Dahil nagtatrabaho siya, pinadasalan mo to, ikaw mismo nagdarasal. O, nagdarasal. Sige, kalasin mo ate. Ilang tao ka na ate? Ilang tao ka na ate? 39 years old. Sige, kalas. May asawa ka na, may anak ka ma, wala? Dalaga? May asawa ka na? May anak ka na? Sige, kalas. May gusto ka ba rito? Sa taong ito? Nainggit ka lang. Ilang taon mo na siya dinadasalan? Ilang taon mo na siya dinadasalan? Ha? Gano'ng katagal ang buwan? 10 buwan? 5 buwan? 1 taon? 3 taon? 100 taon? Ilan? 5 buwan? Sige, kalas. Tanggalin mo yung dasal. Alisin mo ang inggit mo sa kapwa. Huwag ka na magpa-ekot-ekot dyan sa akin. Huwag mo na ako isaan. Dahil hindi naman iinit at liliyab itong stick na gano'ng kabilis kung wala ka. Ito, dito kong binabasihan kung may kulang mang isang tao. Pag hindi ito uminit at umapoy at naging kidlat ito, wala naman nakasabi dyan. Kahit anong pilit ko kadarasal dyan, walang papasok dyan dahil nandyan naman kayo. Hindi ko na kayo kailangan tawagin dahil nandyan kayo na sa loob ng katawan mo. Sa kaloob ng katawan ng taong ito. Kalas, huwag mo na gamitin ang utak niya. Pipilipitin kita. Kapit ba? Hindi. Pagkalapit lang, hindi. Malayo. O, sige, kalas. Huwag ka na maingit, ate, naiintindihan mo? Kalasin mo muna lahat ng ilagay mo sakit. Kalasin mo. Ubos, buong katawan. Kalas. Lahat. Itapon. Pati likuran. Lilisin. Pamamanhid, talaga mamamanhid ang buong katawan mo sa loob ng katawan niya. Kaya alam mo bakit? Hindi mo alam, kinukuryente kita pa unti-unti. Sige. Kalas, ubos, lahat, ulo. Umpisa mo sa ulo, mata, tenga, bibig, pababa, balakang, lahat, dibdib, braso, kalas, hanggang baywang, hanggang gita niya, pababa, lahat, hanggang puwet, kalasin mo, pababa. Ayusin mo. Sige, ubos ng ubos. Ubos. Oh. Talagang palilabing ko yan ang palilabin. Sige. Kalas, ubos, lahat, marami pa. Matindi ang galit mo sa taong ito. Kita mo kanina, dalawang daliri ang iyak niya, parang babae.
Mm-hmm. Di ba yung una pa lang? Tama niyo po, ilan ang anak ko niya? Ilan po ang anak niya? Anak, ilan po ang anak niya? Ubos! Eh, ba't umiiyak ka kanina? Parang boses babae ka na, naghinto-hinto ka pa. Alam mo, hindi ko naman tatanungin ang pangalan mo. Wala akong pakialam. Ang tungkulin ko lang ay balik kayo sa pananalig at pananampalataya. Alisin kayo sa demonyo. Paulit-ulit ito sinasabi ng Panginoon, ibalik ang lahat ng aking anak sa pananalig at pananampalataya. Alisin ang galit at tinggis sa kanilang kapwa. Ibibigay ko ang lahat ng gusto nila. Paulit-ulit lang ito sinasabi ng Diyos. Minsan nga, isang araw may nagtatanong sa akin, ha? Makinig ka sa akin, babae, kalasin mo ng kalasin. Bakit daw ang mga manggagamot ay marunong mangulam? Isa lang ang sinagot ko sa mga taong naggaganon. Sila ay mga propeta o isa sila mga mangkukulam o sila si Lucifer. Dahil si Lucifer, lahat ng salita sa Bible ay alam niya. Ang hindi lang magawa ni Lucifer o ni Satanas, ang lumuhod at manalangin sa Panginoon Kristo. Ganon din kung sila ay mga manggagamot. Mga peki sila mga manggagamot, tanda mo. Di ang Panginoon Kristo pala, yung naggamot sa sanlibutan, yung unang panahon niya. Di isa rin pala siyang mangkukulam o isa rin siyang marunong manakit. Ang dala ng ating amay kapayapaan at pag-ibig, pinugos niya ang mga kasalanan natin. Kung may mga manggagamot na gumagamit ang mahikang maitim, hindi nila namapansin, namamatayan sila ng pamilya at nagkakasakit din sila dahil yun ang kabayaran ng ginagawa nila. Paulit-ulit ko sinasabi sa mga pasyente ko yan, kung gumagamit ang mahika yung mga manggagamot at nananakit din sila, hindi sila manggagamot. Dahil kung totoo ka manggagamot, dahil alam mo sa sarili mo ang batas sa espiritual, anong pinagbabawal. Ah, alas na kalas. At doon rin namin sila naisahan na hindi nila namamalaya, natatawag namin ang kaluluwa nila. Kasi kung mabuti kang manggagamot, kahit sino pang maggamot sa'yo, kahit sino pang manakit sa'yo, o sino bang masamang espiritu nilalampaw sa masama, o ano man siya, magkukulang man siya, may subo man siya, ibibigay ko ang buhok ko sa kanila kung magtaga sila, maghapon, magdamag, 10 taon pa nila kung kulamin, hindi tatalab sa katawan ko yun. Dahil kailanman hindi ko ginamit kasamaan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo at hindi niya tinuro sa akin yon. Ang itinuro niya sa akin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Kalas na kalas. May anak ka na ba? Ilan ang anak mo? Anong babae? Lalaki? Babae yung panganay? Babae, lalaki? Ano ngayong babae? Panganay? Babae ba o lalaki? Ano? Panganay po, babae. Sige. Kalas, nasaan ka ngayon itong araw nito? Nung nasaan ka? Tinatanong kita sa spiritual Panginoon Kristo, nasaan ka nitong araw nito? Okay, Kalas, sino kasama mo sa bahay? Kasama mo asawa mo? Anong ginagawa niyo magkasawa? Naglalabing-labing, nanonood ng TV, nagwawalis, nagugas ng plato, etc. Anong ginagawa mo? Natutulog kayo ngayon? O sige, ano? Sige, Kalas! Bakit? Wala kang trabaho? Eh, yung asawa mo, may trabaho wala? May trabaho po pagkita. O, sige. Kasama mo, asawa mo tutulog, hindi? Kasama po, kasama. Kasama? Sige, Kalas! Ubusin mo lahat yan. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Humingi ka rin ng kapatawaran sa mga taong nagawa mong kasalanan. Ubos na ubos. Lahat, ubusin mo lahat. Pati yung ano, yung masayalang bahagi niya. Si nagano ka, magnetiko, i-respond mo nga lahat sa akin ng lahat ng pagsisinungaling nito kung nagsasabi ito ng totoo. Tanggalin mo lahat. Marunong ka pala magtanggal. Sige, kalas na kalas. Kailan mo pa ito natutunan ng magdasal? Sino nagturo sa'yo nito? Sino nga nagturo sa'yo? Sinong angkan mo? Babae, lalaki? Saan yun? Sa nanay mo? Sa tatay mo? Sa tatay mo, ano ka, Bisaya, Tagalog, Kapampangan, etc. Ewan ko, di ko alam. Ano ka? Hanggang doon, Esther Samar, napakahaba na Samar. Ano? Pipitikin kita dyan pag nagkamali ka pa ng salita mo. Saan? Ubos! O sige, kalas!
Narinig ko na yan. Meron kang ganun lugar sa Samar. Sige, kalas! Ubus! Opo. Ubus! Anong klaseng dasal ang parang ano to? Parang ginawa mo sa kanya. Pampano yung pampalumpo, pampahina, pampapayat, etc. ba? Parang hindi makakain ano? Hindi makakain ano. Sige. Alam mo bang nasisiyahan ka ba sa ginagawa mo? Hindi. Nasisiyahan ba ang ating ama sa ginagawa mo? Hindi. Diba hindi? Eh paano kung bumalik to? May anak ka na ba? Ay, may anak ka na, di ba? Opo. Sige. Natutuwa ka ba kung ang anak mo ay maranasan niya rin itong paghihirap ng tao ito? Gusto mo yung mga sakit nito pumunta sa anak mo? Ha? Eh paano yung kung pumunta sa anak mo, karmahin ka? Di sino sisisihin mo? Ang ating ama na naman, sasabihin mo, Panginoon, bakit niyo po kami pinataw? Bakit niyo po kami pinarurusa? Bakit niyo po kami iniiwan? Ngayon na naman, ano na naman sasabihin niyo sa Panginoon? Nasabi ng Panginoon, anak, ikaw, naalala mo bang ginawa mo sa kapwa mo tao? Ngayon, bakit mo ako inaaway? Alas! Napakasimple lang yan. Lagi kayo magdasal, pumunta kayo sa tahanan ng Diyos, kung ano man religion nyo, wala naman masama doon. Humingi na kapatawaran, alisin ang galit sa puso, para layuhan kayo ni Satanas. Dahil si Satanas ay laging tukso yan, at tukso yan lahat. Gagawa ng paraan yan para mag-away-away, manakit, etc. etc. Maraming gagawin yan. Nibiling lang kayo. Intindihan mo? Dadasalan mo pa siya? Hindi na po, hindi na po, hindi na po. Sigurado? Opo. Eh, pag ginawa mo, anong gagawin mo gusto kong gawin sa'yo? Ha? Anong gusto mong gawin ko? Hindi ako magpaparusa sa'yo. Dahil parurusahan ka ni Satanas. Alam mo bakit sasabi ni Satanas, nagpatalo sa awar sa kap. Walang kakwenta-kwentang istamento ng Diyos nyo. Ngayon, binigyan nga kita ng kakayahan para manakip ng tao. Ngayon, kukunin ko ng lahat ng binigay ko sa'yo. Ilalagay kita sa apoy. Sige. Ang ating ama ay hindi nagpaparusa. Ha? Kailanman. Umiiyak ang Diyos sa ginagawa mong kasalanan. Dahil binibenta mo ang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi mo lang talaga lang kung sa kababagsak. Tanda mo, ang kayamanan ay mayroon hangganan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Pag ang Diyos ay nagbigay, simula sa'yo hanggang sa apo mo, hanggang sa kanununuan mo ay masigla at masarap at masagana. Pag si Satanas, may hangganan lang. Pag namatay ka pa, tanda mo pagdating sa Diyos ang nagbigay sa'yo, meron ka pang magandang kaharian sa ating ama. Pero kay Satanas, hanggang nabubuhay ka lang. Magkakasakit nga, binibigyan ka nga ni Satanas ng maraming pera. Pero lahat naman ng pamilya at anak mo nagkakasakit. Kakatatrabaho mo, babagsak din yun, sayang. Ang Panginoon na pag nagbigay, sobra-sobra, umaapaw na. Ngayon, mag-ibigay mo naman para sa Panginoon at ibigay mo sa ibang tao. Para pagdating ng panahon, marami ka na tulutulungan. At ituro mo to sa iyong pamilya o sa iyong anak. Hindi ituro mo kang walang yaan na hindi dapat nauukol. Yan pa wala na! Sigurado! Huwag ka maingay ha, titingnan ko. Hinto mo yung kamay mo at hinto mo yung kamay niya. Huwag ka maingay! Titingnan ko lang kung meron pa. Meron pa! Meron pa! Kalas, meron pa. Ubus lahat. Lahat, buong katawan. Huwag ka nang babalik ate, ha? Umingi ka ng kapatawaran. Sana hindi lumataw lahat na kasalanan mo sa nagagawa mo. Ayaw ko nang tawagin at tanong pa yung pangalan mo, naintindihan mo. Sige, kalas, ubus ng ubus. Huwag ka nang magpapaniling lang, tanda mo. Hindi mo kumaliling lang, tanda mo. Ulit-ulit ko to sinasabi ha, kayo mga nagdarasal sa kadiliman, nagsasabi-sabi kayo ay manggagamot. Kayo ay mga bulaan manggagamot. Ang Diyos ay hindi gumamit maggamot para marunong rin siya manakit. Kailanman, hindi marunong manakit ang Panginoon Jesus Kristo. Yun ang totoong mga manggagamot na binigyan ng karunungan ng Panginoon Jesus Kristo. Ang taong gumamit sa kadiliman
at binigyan ng hindi ka bibigyan ng karunungan ng Panginoon Kristo dahil alam ng Diyos gagamitin mo ang kapangyarihan niya sa kadiliman. Ang pinili at ay tinakda, alam ng Panginoon Kristo, ang taong ito ay karapat-dapat na bigyan ko ng karunungan at kapangyarihan, hindi man siya pare, anuman siya. At binigyan to ng authority o isang bagay na binasbasan niya. Hindi na namin kailangan ng ganun-ganun na sinasabi sa iba. Dahil alam ng Panginoon na mabusila ang puso ng taong pagbibigyan niya at kailanman ay hindi niya ito gagamitin sa kasamaan. Dahil kung ikaw ay binigyan ng karunungan ng Diyos, hindi mo matututunan maggumawa ng kasamaan. Yun ang paggagamot sa espiritual dahil hindi mo matutukoy ang kalaban mo kung ikaw ay gumagamit ng masama dahil hindi mo rin malalaman kung ang mabuting tao rin ang kaharap mo dahil alam mo suktulan ang kasamaan ng puso mo. Sige. Kung gusto mo, boss, meron pa wala na. Ito mo yung kamay mo. At huwag ka nang babalik. Naintindihan mo. Umingi ka ng tao sa Panginoon Kristo, ha? Kailangan wala na ito sakit, ha? Hindi nasasakit yung tagiliran niya. Dumilat ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat. Hindi ka makakadilat ng basta-basta nang wala akong sinasabi. Kahit anong pilit mong dilat mo dyan sa mata mo. Sandal. Ayun tubig. Ayun yung tubig. Tupi! Tama na po to. Teka lang. Ayun yung baso. Hindi pa tayo tapos. Sige, ano mo muna? Continue na lang natin. I-stop ko na po. No, i-stop mo muna sa gitna. Sige, play. Pakita mo. Gano'ng kabayan kanina? Ganyan po, ganyan. Ganyang kabayan, di ba? Ngayon, tignan mo. Sukat mo na. Pantay na, di ba? Pantay na po. Simula dito na. Opo. Mm-hmm. May tatanong ako sa'yo. Tumingin ka sa akin. Christian, ano? Moses. Ang ganda ng pangalan mo. Si nagbago mo ka. Nagbago mo ka ng asawa mo. Naging guwapo na siya, oh. Alam mo ba, tingin ko kanina sa'yo to? Pakiyawak, te. Ayan, ganyan lang. Ayan. Natataman niya to. Ang tingin ko rito, liwanag ko ha, ito, makapal. Tapos itong bigote niya, maganon. Tapos maababalbas, aabawan niya panga. Tapos tingin niya, malaki. Tapos ang buhok niya, yung parang mga sinaunang kulot na sandaan taon na hindi naliligo. Ngayon, tanggalin mo yung damit mo kasi pinagpapawisan ka muna. Sige, yung kamay niya. Sige. May konting tanong lang ako sa'yo. Konting-konti lang. Sige. Yung kanina, pinipilit mong idilat yung mga mata mo, hindi mo madilat, anong nakita mo? Alam ko may nakita ka eh. Liwanag po. Anong liwanag? Maliwanag po na maliwanag. Sobrang liwanag? Sobrang liwanag. Pero hindi mo madilat, di ba? Hindi madilat. Dilat siya, pinikit mo na lang ulit. Pinikit mo na lang ulit. Parang may nakita kang liwanag na hindi mo mawari. Maliwanag pa sa araw? Sobrang liwanag. Pero hindi masakit sa araw, di ba yung araw, ano? May nakita ka. Yun lang yun. Ngayon, tapos parang namanhid yung buong katawan. Para kang ano? Para kang ano? Epilepsy, may sakit na ganun? Yun lang. Anong pasasayong sa Panginoon? Di piniwersa na natin. Kasi kung iba bicycle mo lang yan, di isang ganun. Tingnan mo yung paa mo, walang sugat yan, ha? Kahit katiting. O, tingnan mo. Kala mo, nagbibiro ako, ha? Baka sabi mo, may sugat yan. Angat mo! Baka sabi mo, may sugat yung paa mo. Meron. Buksan mo yung daliri. May sugat ba? Wala po. O, di ba? Walang kagas-gas-gas-gas yan, ha? Mukha ka ng tao rito. Ang pogi mo, bumata ka pa lalo. Tingnan mo. O, yung asawa mo. Gumawa po ka nga. Pakita ko sa yung picture mo mamaya, ha? Tingnan mo yung mukha mo doon. O, malayo. Ano masasabi mo sa Panginoon? Maraming salamat po sa Panginoon. Nawala na sakit? Opo. Sigurado? Ngayon ko lang nakakita ganung maliwanag na maliwanag, no? Opo. Ibig sabihin yun, ninaangin lang ka ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon Kristo.